una, napakinggan ko yung panayam nyo kay Kamodi, no? Si Kamodi, siguro ilang buwan ko na rin nakakausap yan, nakakausap ni Secretary Bautista, and he's a good person. Kaya nakakalungkot yung mga nasasabi niya po ngayon regarding sa sitwasyon ng mga drivers and operators. And just to relay, kami rin sa DOTR, sa OTC, we also feel for them, kaya nga more than 6 months namin silang kinakausap, hinahanapan ng solusyon, at naging clear kami sa kanila about the deadline. And even up to today, we are still open. In fact, papunta po ako sa office ngayon to accept more applicants sa kooperatiba. Mm-hmm. May mga tumawag sa akin. So sa question nyo naman po, nagbi-meeting kami ng DOTR-LTFRB for the past 8 weeks, no? In fact, kahapon po, 3 p.m., meron kaming latest meeting. So yun nga po, na nailahad na yung memo ng LTFRB. Nag-coordinate na po kami sa dati nating mga kaibigan, mga sumusuporta like yung LGUs through DILG, PNP, MMDA, no, regarding the handling, gaya ng ginagawa namin together pag niwelga, on how to help yung mga areas po na may mga problem areas, no. Tapos yung nga, yung sa MC po, nakalaad rin doon, napag-usapan nyo rin po na soon magkakaroon ng permit, no, for certain consolidated routes na sila naman po ay tutulong dun sa mga areas na mga hindi nag-consolidate. So tuloy-tuloy po yung programa na yon or yung plano po namin para starting January 1, matutuganan natin yung pangangailangan ng ating mga mananakay until we have that smooth transition po para sa ating matagal ng modernization. Ayun. So ilan po ba, para po mas malinaw, meron po ba talagang mga hindi bibiyahe? Yung extension, ay yung parang extension po, ay para po ba sa lahat yun? O talagang meron pong mga hindi makakabiyahe at ilan? Ganito po, no? Dalawang bagay po wherein yung mga hindi nag-consolidate, sila po ay papayagan for the next 30 days. Dalawang sitwasyon. Mm-hmm. Well, parang isahin ko na lang. Apo. Lahat ng ruta po na less than 60% po nag-consolidate. Ibig sabihin, no, parang less than 60 nga, no? Yung ruta na yon ay papayagan yung mga bumabiyahe po ngayon na drivers na hindi nag-consolidate. Mm-hmm. They can still fly those routes for the next 1 month dahil 60 or less ang nag-consolidate. So 30 days po yon. During that period, sila po ay bibigyan ng due process. Napaka-importante po noon para mag-show cause, para malaman kung anong naging nangyari, and then magkakaroon po ng decision yung LTFRB. Mm-hmm. So that is how yung ruta na hindi nag-consolidate. Just to picture po, no? Apo. Yung areas na hindi nag-consolidate as per records po ng LTFRB sa NCR, yung mga major na ruta po sa Metro Manila, ito po yung mga mahahaba, 15-20 kilometers, mm-hmm. Almost all consolidated na po yun. Yung mga hindi pa nagko-consolidate, ito po yung mga minor routes. Kunyari po isang ruta, 20 kilometers. Major yon, consolidated. May mga ruta in between yan, siguro dalawa, isa, in between that route na hindi nag-consolidate. Ito yung maiksi, maybe 5, 6, 4 kilometers. Yun yung mga hindi nag-consolidate. So ang gagawin po, para bagang habang bumiyabayahe yung major route, pwede nilang kunin yung mga pasero dun sa mga rutang hindi nag-consolidate. Now, yung tungkol po na sinasabi nating tricycle po, yung po yung mga minor routes na nasa, not in the major roads, no, nasa Iskinita siguro, na dinadaanan po ng mga jeep, dun po pwedeng allow ang mga tricycle to take over. Kasi nga po, hindi naman sila pwede dun sa major route. So yun po yung mga magiging solusyon or tulungan na gagawin po para po sa ating mga mananakay. Ayun. Teka sir, parang ano, no, masimayin natin. So may, yung mga major route ay kung parang mas may maraming bibiyahe doon kasi kumbaga hindi na reach yung 60% consolidation. Tama po? Basically, yeah, yung major routes na yun, halo-halo yun. Merong mahabang ruta yun, nadadaanan lang yung minor route. Yung minor route, nasa loob siya ng major route. So basically, pwedeng
saluin ng mga nagbabiyahe sa major routes, yung mga mananakay na hindi nakasakay dun sa mga minor routes within that big route. So yun po yung parang sasaluin po nila yung mga, ano tawag dito, yung mga ikangay. Wala masakyan, di ba? So that's how it will be helped by this cooperative na nag-consolidate po. Yun so, po yung magiging tulungan. Temporary po yan for the next 30 days. Mm-hmm. And then eventually po, yung mga nag-consolidate na nasa tabi nung ruta na hindi nag-consolidate, bibigyan po sila ng special permit and then yun na po, they will now help in flying those routes with a special permit para po mapunuan naman nila. That's another step to help ating pong mga mananakay. Okay, that's good news. Relatively good news. Eh, pasensya na kung nga pag-usapan din natin yung medyo bad. May mga ruta pa rin po na hindi po na-reach yung 60% at may talagang hindi makakabiyahe po ng mga jeep. Definitely, meron po yun. Yung minor. Po, pero lahat po yan kasi, kaya hindi natin malalaman pa because up to today, may mga humahabol pa po. No? Like kagabi, may tumawag sa akin isang malaking grupo with 400 operators. They will be going to my office para mag-operatiba and then mag-consolidate. So the numbers are growing. No? Like sa aking opisina po sa Transportation Cooperative, for the month of December, 65 po ang naging kooperatiba for the month of December. Mm-hmm. But December 1 up to yesterday po, yung nagtanong at nag-define ng intention and majority of this ay itutuloy, umabot po ako ng 100. So I expect maybe more or less another 100 cooperatives no, mm-hmm. para sumama na and then eventually they will go to LTFRB consolidate. Yung po yung nagiging trend ngayon. In fact, sa LTFRB po, medyo nagiging nantulog yung ating regional director because they finish their office up to 8 or 9 p.m. Mm-hmm. Kasi magsasara po yun ng alas 5 and then after that, they will still process the document. So, mga 9 p.m. mag-uwi yan sila. In fact, today po, ang gagawin ng LTFRB, they will accept everybody until 5. Mm-hmm. At yung mga proseso ng pagbabayad, yung mga medyo checkika ng papers, pwede na po nilang in the next calendar day para talaga ma-maximize yung trabaho for the day. Oo, so tuloy-tuloy po to para, and in fact, i-relay ko lang po, every time we get a driver, an operator, makabuo ng isang kooperatiba mag-consolidate, it makes us glad because alam namin na nasasalba namin sila or rather na itutuloy, maitutuloy nila yung hanap buhay nila until 24 hanggang tuloy-tuloy po. Yun po yung kagandahan ng proseso ginagawa po ngayon. Mm-mm. Sir Andy, meron ba kayong will you be at liberty na sabihin ano tong grupo na to na merong 400 units? Mahirap po masabi because alam niyo naman po napaka-political po yung sitwasyon natin ngayon but yun po yung information ko just to show na talagang, mahirap gamitin ang word na dumadagsa. Pero tuloy-tuloy po sila. Lalong-lalo na po nung nagsalita yung Pangulo. And I guess it's really very, very clear no, na talagang wala na extension. And ito lang po, i-relay ko lang po sa inyo. Kasi yung grupo po na mga kaibigan natin yan, ilang meetings na po kami nakapag-meeting with Secretary Bautista, LTFRB. This has been going on for months. In fact, I have a list here of their demands and siguro 4-5 na ibigay na po namin sa kanila. So open talaga yung usap din namin and we hear them. Very clear what they say, what they are telling you now. Very clear. Sinabi na po sa amin yan. Siyempre, hindi naman namin maibibigay ang lahat dahil meron mga mabibigat na provision. But marami po na naaayos na namin. And in fact po, yung reaction nga ng mga kaibigan natin yan, natutuwa sila when they met Secretary Bautista, how good of a person he is, how open our offices are. So talagang tuloy-tuloy po yun. Nakakalungkot lang na umabot tayo sa ganitong sitwasyon wherein hindi tayo dapat umabot dito. Mm-hmm. Dahil po yung firmness ng December 31 was clear as day. Clear as day. Mm-hmm. Bakit tayo nag-last minute? Bakit tayo umabot dito? Bakit natin, you know, yung sitwasyon? Mm-hmm. Maraming malulungkot po. Totoo po yun. Pero bakit tayo umabot dito? Wherein clear ang DOTR, LTFRB, Secretary Bautista about the deadline. Opo. Yun po yung dapat tinake advantage natin para sa araw na to,
tapos na po, and then we'll continue with our next phase. Pero Sir Andy, Sir Andy, pero itong another up to the end of January 31, ito na yung last. Take it or leave it na talaga. Just to clarify po, ang consolidation ends today. Mm-hmm. Yung extension po ng 1 month, it's more of a process. It's more of a due process na kailangan po natin ibigay respeto sa kanila. Dahil hindi naman pwede yung decision just like that. May proseso po yun. Opo. And then, kailangan din po ng LTFRB, yung oras, yung panahon, to get all the information, all the applicants up to today. And then, after a few days, sabi nga sa amin ni RD Tamayo, after a few days of looking at the numbers, document, eh magbibigay na kami, sila po pala, ng special permit para bumiyahin na yung ibang mm-hmm. consolidated on the route na either wala or kung konti po yung na-consolidate. So, so kwan po talaga yan. It's more of a process itong 1 month, no? Pero we should focus today po is the last day po. Ah, okay. So, halimbawa, sir, biglang magbago pa rin ang isip. Pwede pang humabol hanggang mamaya doon sa mga... Yes. Alam mo, punta lang kayo sa office namin this morning. The process in OTC has been very much simplified. After my office, bigyan ko kayo ng certificate, pipirmahan ko. Punta po kayo sa LTFRB, give the document that I gave. Meron din silang undertaking, ORCR. LTFRB will accept it. Accept lang naman nila yun eh. Because may process pa yung hearing, may process pa po yung approval, may process pa po yun. Ang kailangan lang is, number one, the intention. The intention na ako po ay sasama sa programa through consolidation. Yun po yung naging requirement. Sir, o, yun po, ganun po ka-simple. Opo, Sir Andy, para lang mas klaro kasi may mga nagtatanong po. Yun pong sinasabi, mali yung term na extension na hanggang January 31. Kundi ito po ay doon sa processing period, doon sa willing na ma-modernize yung jeep nila. Tama po? Opo, para lang, para maging clear po tayo sa ating mga kaibigan drivers po and operators, consolidation is up to today, November 31. Yung extension po, it's not really an extension. It is a process that has to be given para dun sa mga nag-consolidate, dun sa mga hindi nag-consolidate. So it's a next stage na po, yung next phase po. Pero deadline po is today po. At saka so, kung halimbawang, ay nako, ayoko na talaga at biglang magbabago ang isip ko by January 1 o January 2, wala na. Sarado na yung pinto. Wala na po. At saka yung when we talk about percentage, hindi naman po talaga natin ma-attain yung 100% po. No? Kasi syempre po, marami po dyan na siguro talagang ayaw na pong tumuloy sa pamamasada. You know, meron porsyento po yan. And also, yung sa mga yung mga prangkisa po na meron tayong pinag-uusapang numero, some po siguro dyan, dahil hindi pa po natin nalilinis, ang iba po dyan, baka talaga hindi na tumatakbo for the past years. Mm-hmm. So yung numbers that we are getting, like yesterday po, hindi lang namin pwede ma-divulge, the numbers that we're getting in NCR, ika nga, di ba 26% yun a few weeks ago, then I think 2 days ago, nag-press ko mga 33 to 34, eh, based on the numbers yesterday, it will go much, much higher. Which is very reassuring. Reassuring na ito lang pala talaga ang dapat na mag-consolidate. Not the big number that we have been thinking. Dahil nga po, tuloy-tuloy yung paglilinis natin ng numero. So, Sir Andy, that's why we did... Yes, sir. Opo. Sir Andy, pasensya na kung makulit ha. So, talagang today, today, deadline ng filing. Yung sinasabing hanggang January 31, para doon sa mga nakapag-file, para tapusin yung kanilang proseso ng pag-file ng consolidation. Just to be clear, tama po, no? Opo. Itabi nyo na po muna yung nag-file na umabot today. There's a process for that. Huwag na muna natin pag-usapan. Okay po. Ang pag-usapan na lang po natin, for the next 31 days, itong January po, apo, ang mga hindi nag-consolidate, yung hindi po umabot today, mm-mm, papayagan pa po rin silang bumiyahe sa isang kondisyon or dalawa na yung ruta nila less than 60% or zero ang nag-consolidate. Pag less than 60% nag-consolidate or wala nag-consolidate, papayagan pa po namin silang bumiyahe sa ruta nila for the next 1 month po. Uh-oh. Yun po yung
one month na pinag-uusapan natin. Ayun. Kaya para yun nga rin, no? Anong dahilan po ba nito para rin talaga maiwasan na walang bibiyahe doon sa mga rutang yun? Kasi 60%. Marami po yan. Makatulong, maproseso, and very important, mabigyan ng due process yung hindi nang consolidate. Kaya kailangan ibigay po yung isang buwan po na yun. Mm-hmm. Sir Andy, ako, ipipihit lang ako ng konti sa interest ng mga pasahero. Yes, ma'am. Gaano po, kaya po ba nating masiguro na, sabi nyo nga may sasalo, pero kasi diba sir, ang realidad ngayon, yung normal days natin, kahit na may bumabiyahe, nakikita naman natin ang dami pa rin na nag-aabang talaga, lalo na sa umaga, hindi makasakay. So ano yung scenario, kaya po bang saluhin lahat, yung buong demand ng mga pasahero? Totoo po yun. Yun yung po yung talagang number one na pinag-iisipan namin dito sa DOTR. Kaya nga, kung makita nyo, marami po akong nasabi or nasasabi yung LTFRB ng mga solusyon, no? Mm-hmm. On how to do that. Kaya sabi mo nga, sa mga rush hour, nagkukulang na nga, di ba? Mm-hmm. So definitely, it will be a challenge on our part. Pero as per report ka ng LTFRB 2 days ago, no, nag-meeting kami sa opisina, they do not see any yung crisis po. It will not happen, yung transport crisis. It's a very big word. Mm. Mahirap pong abusuhin ng anybody ang word. Huwag po natin gamitin yung pananalita na yan. Mm-hmm. Dahil po masakit, mabigat po yun. Nakakatakot po yun. Mm-hmm. Definitely, with the numbers that we have, kakayanin po yun. Pero just to put a little picture, what modernization will do? Yung sinasabi niyo po na rush hour. Mm. Ang modernization po, pag naging grupo na yan, naging kooperatiba, naging korporasyon, ang assurance po na gagawin ng programa na to is tuloy-tuloy yung pagtatakbo ng mga sasakyan sa mga ruta dahil magiging 2 or 3 shifts po yan, no? Kasi magiging magkakasama sila. Mm-hmm. Member sila, driver sila, operators, magiging members. So tuloy-tuloy po, hindi po yung gaya ngayon na medyo siguro may mga iba tayong kasamang driver. Kunyari lang po, rush hour, hindi ako babiyahe. Mm-hmm. Ayoko muna bumiyahe, rush hour. So talagang even though, makikita mo kasi if you will picture really the numbers of sa NCR, kakayanin po lahat yan kung lahat sila tumatakbo. Mm-hmm. Pero kung hindi po tumatakbo, talagang yung rush hour mo, mahirapan. Mm-hmm. But with modernization and then maganda pong dispatching, fleet management, tuloy-tuloy po yung dapat, no, itong gagawin natin, tuloy-tuloy po yung pamamasada para kahit hating gabi, mm-hmm, pag uwi mo sa call center, hindi ka magta-taxi. Oh. Dahil may jeep na tumatakbo. That's what we will be given. Yan po yung gustong ibigay ng programa na to. Yung stability, yung assurance po na merong modern jeep or modern vehicle na tumatakbo na sa ngayon, dahil po, syempre, kanya-kanya po, yung assurance po is not that big. Pero so yun po, sir, yun lang para lang may picture po. Opo. Pero Sir Andy, mga kailan mararamdaman po o makikita? Tama po ba ang napipicture ko po kasi parang kagaya sa ibang bansa na by schedule meron na, parang ang bus caro silang dating na by schedule. Opo. Meron sa bus stop o jeepney stop na nakatigil dyan for say 10-15 minutes tapos aalis na, may panibago na naman. Parang ganun ba yun, sir? At kailan po yun yung talagang po, realization? Yung po yung ideal, yung po yung nakaprograma na dapat mangyari. Kasi tama po kayo, punta ka lang sa ibang bansa, kita mo na yung dapat na mangyari sa atin. No? It's very clear what should be done. Kokopyahin lang naman po natin. Mm-hmm. Kaya nga, itong consolidation, which is really the big step, kailangan po mangyari talaga to. Because we cannot go on the second step, third step, fourth step, pag hindi po ito nangyayari or mangyayari itong consolidation. Because after consolidation, pag lahat po ay nasa isang cooperative or corporation and they will be professionally run by themselves, ha? Iklaro ko po, nagpapatakbo ng kooperatiba, hindi po yung outsider. Mm-hmm. Hindi po yung kung sino negosyante lang na mag-take over ng kooperatiba. Ang magpapatakbo po is the driver and operator themselves. Sila-sila po magpapatakbo to counter yung information na kung sino-sino mag-take over. And then, they will be more professional na. Dahil mangyayari nga, yung sinabi nyo, di ba? Una-una, bibili yan ng mga modern vehicles. But it will take years. Hindi pa naman ASAP yan eh. Dahil malaking puhunan po yan at saka matagal pa na proseso yan. Pero sabay po yung fleet management. Tama po kayo. Yung ideal po, magtatakbo yan na medyo mas maayos na oras, mas reliable. And then po yung drivers natin, ang plano po dito is magiging arawan yung sweldo para po silang isang empleyado sa isang kumpanya, sa isang department store or sa isang opisina. Mm-hmm. Those are the things
na gagawin natin sa modernization. Yung merong SSS po, meron siyang pag-ibig. Ang laki po ng pagbabago na mangyayari. Kaya kailangan, alam ko mahirap po, naging emotional po tayong lahat, but the consolidation is the first big step for something that will benefit everybody. Obligasyon po yan ng driver, ng operator, ng gobyerno. Ibigay po namin yan sa mananakay. Mm-hmm. And we have to take this first step po. And alam ko po mahirap, pero kailangan po natin gawin yon. Kumbaga, Sir Andy, para rin to lessen din, no? To manage the expectation ng public na ito, kailangan ng konti muna na adjustment, konting... Hindi agad-agad. Oo, hindi to agad-agad na merong, anong tawag doon, yung sacrifice muna, adjustment muna tayo, limited muna, and then gradually, doon makikita yung sinasabing benefit sa dulo, parang ganun. Tama po yung sinasabi nyo. Tama po yun. Very clear po yung sinabi nyo. Talagang magtutulungan po tayo dito and pinuunahan po namin ang pasensya po. Definitely, may konting hirap po to sa transition. In fact, may nagtanong nga sa akin sa isang press code, yung isang reporter na ibig sabihin ba nito, mataas pamasahe dahil instead of modern jeep or traditional jeep, suddenly baka mag-taxi siya, mag-tricycle. Inamin ko, totoo po yun. Kaya nga, on our part, kailangan namin pabilisin yung proseso para the inconvenience or yung pagbabayad na mas mataas na pamasahe, mapabilis po. So talagang kailangan magtutulungan po to. Mm-hmm. We all have to chip in dito because this we are now at the dawn. Nasa sitwasyon po tayo na iibahin na po ang ating public transport with the drivers to, not without them. So it's something big na kailangan magtulungan po tayo. And the president clearly decided it has to continue, it has to go through. Kailangan na itong ibigay sa mananakay po. Mm-hmm. Sir Andy, ihabol ko lang. Kasi syempre, tama nga rin naman, naiintindihan po natin yung sa paggamit ng salitang krisis. Eh, syempre, yun nga, hindi rin naman dapat ina-alarm ang publiko. Pero on the other hand, eh, syempre, alam naman natin na ang gobyerno talagang dapat two steps ahead yung inyong paghahanda. Just in case, meron bang parang planong libreng sakay? Ide-deploy ba yung mga fleet ng mga gobyerno para kung sakali na yun nga, walang masakyan yung ating mga mananakay? Tama po yun. No? In fact, sumulat na kami to reiterate no, yung matagal ng relasyon. We will knock on their doors again today. Yung mga LGUs, especially po yung ating mga nasa NCR, no, para ready po sila dun sa kanilang mga rescue vehicles ang tawag. Tampo, tawag is libreng sakay. Tapos kahapon lang sa meeting namin, may pinag-usapan kami na may programa ang gobyerno, ang DOTR, that we might be able to tap para dito sa mga next few days para magkaroon ng sasakyan na either libre o libre po para matugunan yung pangangailangan. Tama po kayo. Mm-hmm. Talagang obligasyon po namin yung sa gobyerno to give what should be given. Mm-hmm. That's why obligasyon din namin, may sabi po, that we should be controlling the terms, the words that we are using because it is something na sensitive, no? Pero rest assured po, talagang pinag-uusapan namin because at the end of the day, tayo po makikinabang natin yung tayo mismo, ating pamilya, tayo mismo makikinabang po dito. Ayun. Ay, pasensya na rin po uli kung makulit. Yung bang ano, yung parang kasi... Ayun nga, parang kung maglalaro yung isip mo dito, parang ang nangyari hindi na-extend yung deadline, pero parang na-extend, parang ganun eh. Kailan po ba itong, pero matagal na po ba yung ganung kondisyon na yung kapag hindi na-reach yung 60%, eh pwedeng ma-extend hanggang January 31? Dati na po ba yun o nito lang, nitong medyo umiinit na po yung usapin? Kwan po yun ha, it is a number, it is a decision na nabuo po ng LTFRB base po ano ba ang tamang numero. Kasi kailangan po meron tayong maramdaman na numero eh. So nakikita po dito ng LTFRB sa 60%, kakayanin na po yung 40%. Mm-hmm. Kasi di ba po, nung nagsita kami sa Pangulo, 70% na po yung nag-consolidate, but 65% was the percentage that we feel that based on study na kakayanin. So yun po yun. So eventually, 60% is a comfortable number na kaya punuin ng 60% yung lahat. And then yung 1 month na po ay pumasok because due process naman po. Kasi kung titingnan po natin, lang po yung bibigyan natin ng SHOCOS,
bibigyan niyo po yan ng panahon, no, na magkakaroon ng parang hearing yan sa mga regional offices. E talagang kailangan po para po hindi naman puspusan 30 mm-hmm. days po is a proper period for the process po na maayos. Yun po yun. Okay. Ayun. At sana mm-hmm. nga po ay maayos ng tuloy-tuluyan na everybody happy na gobyerno, ang mga chauffeur at operator. At syempre, di ba, yung mga commuter. Kaya yun, salamat sa assurance din po ninyo na yun nga, wala namang dapat yeah. ipangamba ang ating mga mananakay. Sir, maraming salamat, Sir Andy. Wait, sir, bago ka namin bitawan, yun nga, Happy New Year. Baka gusto ninyong batiin muna ang inyong mga kasamahan dyan sa DOTR. At maraming salamat sa inyong pag-duty kahit holiday. Unang-una, thank you for greeting us sa DOTR na Happy New Year. Rest assured po, tuloy-tuloy po kami. In fact po, with respect sa ating mga ibang kasamahan na hindi magko-consolidate or wala silang planong ituloy, yung opisina ko nga, hindi ako maglalagay ng New Year sa Facebook namin because parang we feel that, you know, gusto rin namin maramdaman or rather if it na hindi ganun ka New Year to sa iba nating kaibigan, no? So salamat sa pagbati niyo sa amin ng Happy New Year. But rest assured lang po, ito lang po gusto palang idagdag. This is just the first step. Pag nag-consolidate yan, lalo na sa TOCA ko sa Office of Transportation, it is my commitment. Commitment ko po yan, commitment po ng opisina na pag nakapasok ko na sa kooperatiba, we will be together for a long time at i-improve pa po namin yung nandyan. Kung ano pa yung complaint nila, kung meron silang concern, pagagandahin pa po. This is not the end of our relationship. This is just another step. Marami pa pong ipaparating sa amin yan na concern and I will assure them na pagagandahin at pagtutulungan po namin because they deserve to be treated, they deserve to be helped because sila po ang sumama sa programa. And obligation po natin sa gobyerno na tulungan po sila para tulungan nila yung programa po. Ayun. Yun po yung aking ipaparating sa kanila. Sige po, maraming salamat uli, sir. Have a good day.